Hello mga kalasa! Welcome sa Lasang Pilipina! Ngayong araw mga kalasa ay magluluto tayo ng chicken pastil. Tara na mga kalasa, samahan niyo ako sa aking kusina. Una, mayroon tayo ditong 2 pirasong chicken breast. Ilagay lang natin yan sa ating kaldero at pakuluan natin yan mga kalasa. Pero bago natin pakuluan, lagyan natin ng 1 pirasong onion or sibuyas. At lagyan din natin ng dahon ng laurel, mga 2 piraso lang yan. Pagkatapos, lagyan din natin siya ng paminta at saka asin, tag 1 teaspoon lang. Pagkatapos niyan, pakuluan natin at saka takpan lang hanggang sa lumambot yung ating chicken breast. Pagkatapos niya na makuluan na siya at saka malambot na luto na rin siya, tanggalin natin yan dyan sa ating tubig o sa ating kaldero at palamigin. Pagkatapos i-shredded natin or himay-himayin natin siya. Pagka okay na yung chicken natin at saka na-shredded na natin lahat or na-himay-himay na natin lahat yan, itabi muna natin yan, i-sit aside muna natin dahil gagawa na tayo ng sauce or igigisa natin yan siya at saka lutuin na rin. Sa kawali, maglagay tayo ng at least 2 tablespoon lang na mantika at mga 50 grams lang din na butter. At saka tunawin lang habang tinutunaw na natin yung ating butter, ilagay na natin yung ating bawang. Na 6 cloves lang na bawang na hiniwa ng pamins. Ganyan lang din, gisa lang natin hanggang sa mag golden brown talaga yung bawang para talagang masarap yung aroma niya. Pagkatapos isunod na rin natin yung luya. Ganun lang din, mga 1 thumb lang at saka hiniwa lang din siya ng pamins. Ganun din ang process, ihalo lang hanggang sa maluto rin yung luya. At the same time, isunod na rin yung sibuyas. Ganun din ang paghiwa sa sibuyas, pamins lang din para talagang mabilis siya maluto. Pagkatapos niyan, pagka okay na yung sibuyas natin at saka lumabas na rin ang masarap na aroma, lagyan na rin natin yan ng 2 tablespoon na tuyo. Pagkatapos, lagyan din natin ng mga 3 tablespoon na suka at maglagay na rin tayo ng 1 teaspoon na sugar. At the same time, maglagay din tayo ng 1 teaspoon na soybean paste na optional lang din yan mga kalasa. Kung wala kang soybean paste, lagyan mo na lang siya ng oyster sauce. Pero talagang optional lang yung soybean paste kasi wala nga akong oyster sauce. Kaya yun ang pamalit ko. Pagkatapos, ilagay na natin yung ating chicken. Ilagay na lang lahat yan dyan sa ating kawali. Pagkatapos nyan, ihalo hanggang sa maabsorb ng chicken natin yung sauce na hanggang sa mag-reduce na. Pagkatapos nyan, maglagay tayo ng mga 1 teaspoon lang din na paminta. Ganyan lang at saka maglagay din tayo ng 1 teaspoon na chili powder na optional lang din yan. Kung gusto mo ng medyo maanghang, lagyan mo rin. Kung ayaw mo, pwede naman yung hindi kasi optional lang nga siya. Pagkatapos ganun lang din ang process, ihalo lang hanggang sa mag-well combine ang lahat na ingredients, lalong-lalo na yung sauce niya ma-reduce na at saka medyo matuyo siya. Kasi yun talaga dapat dyan, matuyo yung sauce. Pagkatapos yan, ituloy lang pero maglagay muna pala tayo ng mga at least 2 tablespoon lang din na liquid seasoning para pang timpla natin. Ganyan lang mga kalasa. Pagkatapos yan, ihalo lang din natin ulit hanggang sa ma-reduce yan at saka ma-absorb din ng chicken natin yung liquid seasoning na nilagay natin. Pagkatapos yan, hanggang sa matuyo lang. At pagka nakita mo ng kagaya niya na nag-dry na siya or natuyo na yung sauce niya, na-absorb na lahat ng chicken, ready to serve na yan mga kalasa na talaga namang napakadali lang gawin yung ating chicken pastil. Sa serving plate natin, maglagay tayo mga kalasa ng mga 1 cup lang na rice, cooked rice yan, yung kanin. At ipatong lang natin yung ating chicken pastil. At the same time, lagyan din natin ng garnish na pipino at saka kamatis dahil masarap yan siya sa ano kasi parang adobo yung chicken pastil natin.
At pwede mo rin yan ibalot sa dahon ng saging para kung nagbabaon yung chikiting mo, pwede mo yan ipabaon. Kaya mga kalasa, kung nagustuhan mo yung ating video, please like na lang at pakishare na rin sa inyong mga friends. At kung bago ka pa lang sa aking channel, subscribe na at i-click mo na rin ang bell button para sa mga notification. Muli mga kalasa, maraming salamat sa panunood. Thank you mga kalasa. Bye-bye!